yun nga, tuturo sa inyo paano umuwi ng passport. So guys, ako si Mark Bunny, so ituturo sa inyo yung step kung paano umuwi ng passport. You know, bago ang lahat. So bago ang lahat, sino-sino nga ba ang mga exempted sa pagkuha ng passport? Siyempre, ang mga exempted dun sa mga pagkuha ng passport is yung 17 years old below or pababa, tapos yung buntis, then yung mga senior citizen, tapos yung mga persons with disabilities. So sila yung mga exempted pagkuha sila ng appointment sa pagkuha ng passport. So paano nga ba kumuha ng passport? Kasi ako, nagpunta ako sa doon dahil para mag-set ako ng appointment, then pipiliin mo yung araw na free ka, punta ka doon sa site na yon, tapos piliin mo yung date and time na oras ka pupunta, tapos dadalhin mo yung mga requirements mo na NBI and yung personal ID mo na valid na dalawa or more than, basta valid ID like student, license driver ID, mga ganong ID. Ano nga ID nga ba ang mga kailangan? So sa akin, yung dinala ko is yung student and yung NSO ko. Then dinala ko yon nung nag-set ako ng appointment kung anong oras. Then pupunta ka dun sa araw na yun. Like, mare, example, May 12, tapos 1:30. Dapat, 12, umalis ko na ng bahay para mga 1, nandun ka na sa pupuntahan mo na DFA na lugar. Like, kumari, Cubao, ganun. Cubao, punta ka dun, DFA, Cubao. Tapos, lahat nandun ka na. Tapos, pupunta ka dun sa guard, tatanungin mo yung kung anong batch or anong time na. Tapos, hingi ka ng number. Tapos, tsaka ka lang makakapila. So, paano nga ba umuha ng passport? So, yun nga. Pagkapunta mo dun sa DFA Cubao, example, dala mo yung requirements mo, tapos pumunta ka sa oras na yon. Tanong mo sa guard kung anong batch niya na nakapila. Tapos tsaka ka lang makakaupo pag sinabi na, kayo na, ganito, ganun. Tapos sabay, aantay ka dun ng mga almost 1 hour. So, medyo matagal, pero okay lang and easy lang din. Ang magandang tips doon pag pupunta kayo, polo, tapos sa lalaki polo, tapos pants, tapos formal, basta hindi yung nakakabastos. Tapos sa babae ay bawal yung dress, tapos yung mga yung tipong basta formal, yung tipong hindi makakabastos kasi DFA yun, syempre gobyerno yun, diba? One time pumunta ako dun, may naka-dress dun, tapos sobrang ganda niya, pero sinita siya. Kasi kahit maganda ka or what, walang exempted dun. Kasi formal yung nakalagay dun sa papel na dapat ganito, yung attire. Bawal yung attire na parang pupunta ng birthday party. So, ayun nga. Paano ka magbabayad sa DFA set appointment? Kasi kung na-set mo na yung appointment mo sa 7-Eleven, babayad ka doon, click yung cute din, pipindutin mo, hanapin mo yung DFA doon. Pag nahanap mo yung DFA, babayaran mo is more than 175 ata sa pag-set ng appointment. Tapos pag na-set ka na dapat ng appointment, kailangan yung araw na sinet mo is mamaya. Like ngayon, nag-set ka na appointment, mamaya, pag hapon or gabi, dapat mabayaran mo na. Kasi pag di ka nagbayad, mababawan ni wala yung pag-set mo na appointment. Ika-cancel nila yun na di ka nagbayad kasi nga, ayun yung date na sinet mo, tapos di mo binayaran.
ano lang naman siya, 170, tapos mag-notip sa'yo yung code, tapos yung code na yun, ayun yung referral code mo, para dalhin mo dun sa DFA, yung resibo din, dadalhin mo dun. Tapos, ipapakita mo yun sa gwardiya, pati yung requirements mo na nakaset ka na appointment ngayon. Tapos, may sagot na yun, kasi sinagutan mo na yun kung ano yung mga nakalagay doon, saka nakatira, ano pangalan mo, ano address nyo, ano number mo. Mga ganong, ano, question doon sa papel. Nasagutan mo na yun, tapos yun yung papakita mo. So, yun nga, pagka-set mo na appointment, tapos okay na yung mga requirements mo doon, na-picturean ka na, tapos tinawag ka na sa pila, may mga times minsan di agad nakukuha. Tapos nga pala, pag nag-set ka ng appointment, meron doon option kung tag 1.5 or yung 1K. Yung 1K is more than 2 weeks, ganun, 2 weeks or 7 days. Tapos yung 1.5 is 3 days lang or 1 week mo lang makukuha agad. Sa akin, tumagal na mga almost 3 weeks. Kasi, syempre, 1K lang yung binayad ko. 1K lang yung binayad ko through online. Tapos, yun. Online mo pala babayaran yun. Hindi pala, sorry, mali ako. 170, mali pala yun. 1K pala binayad ko dun sa 7-Eleven. Tapos, ano, tapos, pag 1.5, mas mabilis makukuha mo yung passport mo agad. Pag 1.5 yung binayad mo, mas mabilis mo makukuha yung passport. Like 1 week or more than 1 week. Sa 1K, it's more than 3 weeks. Ganun. Mga isang buwan din may get. Tapos, pag na okay na yung sa, ano mo, sa passport mo, na-picturean ka na doon, tapos yung mga requirements mo na okay na, nakapirma na ng maayos, babalik ka ng, bibigyan ka doon ng papel para kailan ka babalik, kasi hindi mo maagad makukuha yun. Siyempre, hindi naman yun mabilisan. Kumbaga may proseso yun. Tapos, nakuha mo na yung papel na nakalagay doon na date na kung anong oras ka babalik o kailan ka babalik, pagpunta mo doon, dat agaan mo kasi sobrang daming tao. Sobrang daming tao. Tagal. Ayit. 30 minutes. Hindi. So, yun nga. Pagpunta mo doon, kukunin mo na lang yun. Tapos, pipirma ka. Tapos, medyo 1 hour din yung tinagal ko doon. Kasi 30 minutes ako nakapila. Tapos, 30 minutes din nakapila sa upuan. Tapos, pag nag... malapit ka na, papakita mo lang yung papel mo, tapos yung valid ID mo, tapos pwede ka na pumunta doon sa pit. So, yun nga, pagka, ikaw na yung nasa pila, syempre, bibigyan na nila ang, syempre, pag, tapos ko sa pila, bibigyan na nila ang passport! So, ayun yung sa akin. Wala pang laman kasi wala pang, you know, wala pang panggala. Pero, ang ano na ito, ang tinatagal na itong passport na to is 10 years. So, kukuha ko next. Pag gumawa ako ng next ko, magre-renew ako, siguro mga 28 ako, kasi 18 ako kumuha, 10 years. So, sulit yung sandibo mo. Di sulit yan kung di ka makagala. Parang valid ID mo rin. Pero, sarap din kung maggala pag may passport talaga. So, ayun nga, ayun yung requirements kung paano kumuha ng passport. Pasensya na kayo guys kasi... is my second vlog, then you know, hindi naman tayo perfect, nagpa-practice pa lang tayo mag-vlog. So, yun yung content ko muna, kung ano yung mga, you know, alam ko, then, magpa-file ka ng ano, ng nawala mo yung passport, mahal siya eh, parang kukuha ka na rin ng panibago. So, ingatan natin yung passport natin pag kumuha tayo ng passport. O, yun nga, kung nakakuha na kayo ng passport, dapat ingatan nyo. Kasi mahirap kumuha ng panibago. Mag-apply ka ulit ng panibago. So,
Yung mga requirements lang is ID, NSO. Pag first time, madali lang. Kasi yun lang yung requirements mo. Lalo na sa akin, estudyante lang. Nakakuha ko agad. Diba? 18 years old, diba? Kaya mo na yun eh, kahit ikaw mag-isa. Kaya mo yan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya, kuha na yun ng passport. Kung gusto nyong maagala. Tapos, siyempre, kailangan natin ito pag-agala pag mga ibang bansa, diba? Kasi siyempre, gusto natin enjoy yung life natin, no? Tapos, bago yung lahat, please like and subscribe nyo na rin ako. Kasi, you know, maybe someday, it's my future, it's my passion, it's my passion, blah, 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 bedrooms. Then, support nyo ako sa mga new videos ko and click nyo na lang yung, ano, yung subscribe. Tapos, yun, pwede nyo na ako makita sa mga pag nanonood kayo ng YouTube. So, marami kayong pwedeng matutunan sa akin kasi Bonnie the Explorer ako eh. Bonnie the Explorer! So, yun nga, ganun lang ang pagkuha ng passport. Tapos, yun nga, please like and subscribe nyo na din ako. So, yun nga, kung may mga katanungan man kayo kung paano kumuha ng passport, email nyo lang ako sa baba, comment below. Tapos, ilalagay ko na lang yung site nung paano kumuha ng passport sa baba. Tapos, yun. Please like and subscribe nyo din ako. Mga kaboni! Bune! So, ayan o. Bye-bye!